Kamusta po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayan Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong nakaraan po. Nagkaroon na po ng pirmahan ang ating Pangulo at ang San Miguel para po sa airport na hindi na nawalan magmula ng maging presidente o bago administrasyon ni Pangulong Marcos. Doon po naglabasa ng mga problema ng airport. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Nel, ano-ano ba ang mga nilalaman itong concession agreement para sa NAIA? Yes, Ella, sa ilalim ng concession agreement na nilagdaan ng Department of Transportation at San Miguel Corporation o SMC, C, isasagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kanina, sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa agreement sa Malacañang. 15 years at maaaring mapalawig ng hanggang 25 years ang concession at ang proyekto ay nagkakahalaga ng nasa 122 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng PPP project concession agreement upang mas mapabuti ang serbisyo ng NAIA at maiwasan ang mga problema at aberya na naranasan noon ng mga pasahero. More damaging than the occasionally unflattering headlines are the inconveniences that many of its passengers undergo daily. It also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delayed and reduced number of flights. So due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered. Ang SMC SAP and Company Consortium ang nanalo sa bidding para sa contract to operate at mag-maintain ng NAIA. Sa ilalim ng control ng SMC, inaasahan na tataas ang passenger capacity ng NAIA sa nasa 62 million kada taon at ito ay nangangailangan ng pamumuhunan sa bagong equipment at expansion ng pasilidad. Yan muna ang ating update. Ayan po mga katambay, ang pahayag ng ating Pangulo tungkol sa ating airport. Di ba? Simple lang po yun eh, di ba? Parang kailan lang po yun, di ba? Balik tanaw natin. Parang kailan lang naging Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Dahil yan po, may problema po yan nung siya ay pumalit sa dating administrasyon ni Pangulong Aquino, di ba? Worst airport po yun, di ba? Kung natatandaan po natin. Nung maupo si Pangulong Duterte, nawala na po sa pagiging worst airport po ang Ninoy Aquino International Airport. At yun po, 6 na taon po yun. 6 na taon na hindi na nagka-problema ang airport, di ba? Lahat ng problema nung panahon ni Pangulong Aquino, nasolusyonan lahat. Hindi lang ang Ninoy ang nasolusyonan po ng dating Pangulong Duterte. Lahat po ng airport, naiayos po, pati ang Clark. At napakarami pa pong naipatayo na airport sa buong Pilipinas. Pero magtataka po tayo, paano po nangyari na numaupo po ang Pangulong Marcos, naging number one po, naging worst, pang-apat po sa pinaka-worst airport sa buong Asia. Yan po ayon po sa pagsusuri po ng mga matatalinong tao at nag-survey po niyan. Di ba? At isa pa, sa panahon po din ni Pangulong Marcos, naglabasan po ang napakaraming problema ng airport. Di ba mga katambay? Wala na pong problema sa panahon ni Pangulong Duterte. Itutuloy mo na lang yung magandang naumpisahan. Bakit po magmula nung malagay po ang Secretary Bautista, yan po. Doon na po nagka-leche-leche po ang ating airport. Di ba? Ang dami pong aberya. Una-una, napakadalas na brownout. Di ba? Ng airport. Ano pa? Ang dami pa. Meron pa mga nagnanakaw dyan sa airport ngayon. May surot, may daga. Di ba? Itong huli, bumalik na naman yung laglag bala. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan eh. Dahil ipapakain niya po yung bala pagka meron siya na balitaan. At kung sino yung nakakita ng bala, doon mismo ipapakain. Di ba? Bakit po ngayon, parang doon sa speech ni ating Pangulo, napakarami ng problema ng airport nung nakaraan pa na-attempt o nararanasan ng nating mga Pilipino. Wala na nga eh. Di ba? Tapos gayon,
Ngayon mo ipupus ngayon na mahawakan ng San Miguel Corporation yung pagiging sinasabing maintenance. Sa ngayon, maintenance pa lang, 15 years. Pwede mag-extend ng 25 years. Eh, balang araw, eh, wag naman sana, eh, tuloy-tuloy na rin na ang maging may-ari niyan, eh, San Miguel na rin. Di ba? Wala na halos asset ang bansang Pilipinas. Nagkakandaubos na, mga kabayan. At napakalaki pong pagkakitaan ng airport, sa totoo lang, di ba? Halos lahat ng bansa, pinagkakitaan po ang airport. Di ba? Eh, katulad po nito, eh, ahawakan po ng privado, imbis na ang bansang Pilipinas na ang 100% nakikita riyan, eh mababawasan pa yung kita ng bansa dahil meron pong pribadong ahawak, di ba? Parang yung imbis na yung 100 mo, eh konti na lang yung kikitain mo. Kaya sa tingin ni Kamanong at sabi rin ng ating mga kababayan di umano, eh yung umahawak, nasa umahawak ang diferensya ng isang proyekto o isang pagpapatupad na katulad po ng airport, di ba? Dahil naranasan po natin, nung hawakan po dati yan, ng dating sekretary na si Tugade, eh lahat po ay naging maayos. Walang naging problema po, walang aberya. Dire-diretso po. At napakataas po ng turismo rin natin noon. Di ba? At wala nang mga turistang nananakawan noong mga panahon na yon. Kaya ang mga Pilipino, eh, nagtataka. Pati si Kamanong nagtataka na nagkaganyan. Wala pang magdadalawang taon pa lang sa pwesto ang ating Pangulong Marcos. Eh, nagkandali-leche-leche na ang ating airport. Di ba? At kahiya-hiya na ang ating airport sa buong mundo. Dahil balitang-balita ang ating airport. Nakakatambay, nakakahiya. Samantalang nung sinasabi ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi na nakakahiya ang ating airport. Natanggal na sa pagiging worst airport. Ngayon, sa bagong Pilipinas na ipinagmamalaki nila, eto na ang lumabas. Napakarami ng problema. Di ba ba? Ano kaya pagbabago ang gagawin na yung problema ng airport, nawala na. Tapos ngayon, babaguhin mo at sasabihin mo, malala ang problema ng airport. Kanino ba lumala? Yun, tanong ni Kamanong, kanino lumala ang problema ng airport nung naging presidente si Pangulong Duterte o naging presidente si PBBBM, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Saan naging problemado ang airport? Dito, kay Pangulong Duterte o kay Pangulong Marcos? Di mo ba? Eh, wala na po tayong magagawa. Nandyan na po yan. Eh, talagang, ganun po talaga eh. Nasabi nga po ng ating mga kabayan, nasa namumuno po kasi talaga daw ang isang ikagaganda ng isang bansa. At napakarami pong hinaharap ng ating bansa. Airport pa lang yan. Meron pa ang pinakamalaking inaharap tayo ng bansa. Na huwag naman sana na ang ating Pangulo eh sumunod sa isa ring may problema na tayo sa West Philippine Sea. At ang Amerika at ang China eh meron din problema yan. Di ba? Eh sana eh hindi tayo magpauto sa bansang mahilig sa giyera. Di ba? Ito nga lang, airport, di natin masolusyonan eh. Saka nakakahiya po, di ba? Tayo ay bansa na may gobyerno, pero lahat ng problema ng ating bansa, iaasa mo sa privado. Parang sinasabi natin na ating gobyerno ay walang kakayahan na gumawa ng tama, di ba? Na hindi kayang solusyonan ang problema ng, lalo na ng airport, na meron naman pera, may budget. Binabudgetan po ng mga Pilipino ang airport taon-taon. Di ba? Napakalaking budget po yung nilalagay dyan taon-taon, pero ganyan lang po nakita natin sa airport na kumikita, nagpapansyon. Nakakalungkot. Nalulungkot na po si Kamanong, di ba? Na maganda lang painggan dahil privado. Pero nagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte na maiayos yan, di ba? Naging maayos. Ang kahit sabihin mo na lumang airport, naging maayos. Hindi naging ganyan. Kaya iba talaga yung sa leader, di ba? Yung sinasabing may political will at makabayan, di ba, mga katambay. Yun lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong sa ating worst airport. Ingatan na po, mga katambay, at syempre, tis-tis lang, babangon pa ang Pilipinas, may pag-asa pa tayo, at ipaglaban natin, hindi sa giyera. Bye-bye! Alam!